No, habang tayo nagpupuri sa ating Panginoong Diyos kanina, naalala ko tuloy ang isa sa mga pangyayari kay Hesus Kristo na kung saan nung siya ay papasok sa bayang Jerusalem, habang pumapasok siya, ay nagpupuri ang mga tao para sa kanya. Ngunit ang mga Hudyo, yung mga Paraseo, mga taong nasa ilalim ng batas, is pinagbabawalan na purihin ang ating Panginoong Hesukristo. Anong sagot ng ating Panginoong Hesukristo? Kung pagbabawalan natin siya ang tao na ako'y papurihan, ang mga bato ang siya magpupuri sa atin. So tuwing tayo ay nagpupuri sa ating Panginoong Diyos, ipuri-purihin na natin talaga siya. Kasi kung hindi natin siya pupurihin, ang magpupuri sa ating Panginoong Hesukristo ay walang iba, kundi ang bato. Ha? So minsan maglalagay tayo ng malaking bato dito. Ha? Isusulat natin sa bato. Kung hindi mo pupurihin ang ating Panginoong Hesukristo, ako ang magpupuri sa kanya. Ayaw naman natin mangyari yun. Amen? Amen. Gusto natin ang magpupuri sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi mga bato, kundi ang magpupuri sa ating Panginoong Hesukristo, walang iba, kundi ikaw, ako, at tayong lahat na narito. Amen? Amen. So tayo ngayon ay dadako sa ating mensahe. Ang panamagatan ng ating mensahe is to review our faith, revisiting our faith. Ibig sabihin, pag-isipan muli natin kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. No? Naalala ko tuloy ang mga nag-aaral. Nung ako'y nag-aaral sa kolehiyo, kayo din ang mga nagmo-module. Di ba? Pag meron kayong examination, yung mga pinag-aaralan nyo, nire-review nyo yan. Pinag-aaralan nyo ulit yung mga pinag-aaralan nyo dati kasi baka nawawala na kayo, nakaligtaan nyo na. So, ganun din ang ating gagawin ngayon. Re-reviewin natin ang iyong pananampalataya sa oras na ito. Okay? Sa oras na ito, isang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, at ang tanong ko is, kayo ba, habang kayo nabubuhay sa mundong ito, kayo ba ay ang mundo ang nakaka-impluensya sa iyo? O ikaw ang nakaka-impluensya sa mundo? Bilang mga Kristiyano, kinakailangan nating mabuhay sa ibabaw ng mundo na ito na sa ilalim ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating paningin, hindi sa pamamagitan ng ating pakiramdam, hindi sa pamamagitan ng ating lalasahan. Kundi tayo ay mabuhay, walang iba, sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Amen. Huwag tayong mabuhay sa ating nararamdaman, sa ating nakikita, at sa ating nalalasahan. Ano ba yung mga nalalasahan natin ng mga nakarang araw dyan? No? Masarap, matamis, mapait, matabang. Ngunit sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, anong sabi niya? Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ibig sabihin yung mga bagay na nakikita dito is hindi lang yung mata, kundi yung nararamdaman mo, yung nalalasahan mo, yung nakikita mo. Ang sabi niya, huwag tayong mabuhay doon, kundi tayo mabuhay sa pananampalataya. At kung mayroon kang pananampalataya, is kaya mong mabuksan, kaya mong matanggap ang lahat ng mga pabor ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Pabor na ang ginamit ko dito, hindi na grasya. Kasi ang grasya ay masyado nang napopolitika, lalo ngayong panahon ng eleksyon. So hindi ko na kahit kailanman muna gagamitin ang salitang grasya. Ang ibig sabihin ng grasya ay pabor. Di ba? Pag sinabi ng iyong kaibigan, Kuya Adi, Sister Evelyn, pwede bang pabor? O di ba? Kaya ang may pabor ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, ikaw na nakaupo ngayon, mayroong pabor ang Panginoong Hesukristo para sa iyo. At ito ay mabubuksan mo lamang, ito ay ma-access mo, ito ay kahit kung ito ay nakalak, ito ay mabubuksan mo sa pamamagitan, walang iba, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya sabi niya sa Romans chapter 5 verse 2, anong sabi niya?
Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ay natatamasa mo ang pabor o ang kagandang loob ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. At dahil sa pabor ng ating Panginoong Diyos, ay ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon ang tanong ko is, ano ba ang pananampalataya? Ano ba ang pananampalataya? Inuulit ko ang message, ang pamagat ng ating title ay pinamagatang Revisiting, Reviewing Your Faith. So para maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng pananampalataya, is napag-usapan natin ang pabor, ang grasya ng Panginoong Diyos, napag-usapan na rin natin ang kapayapaan. Ngayon naman is pag-usapan natin ang pananampalataya. Kung makikita natin yung diagram sa, balikan natin yung ating pundasyon ng ating pananampalataya. Sa yung ito, yung halaman, mapapansin nyo itong halaman na ito is napakasariwa, talagang buhay na buhay, berding-berde. No? Ang sabi niya, ang pinakaugat ng nito is ang grasya. Pagkatapos ng grasya ay ang pananampalataya, susunod ng pananampalataya ay ang kabanalan. Hindi yung kabanalan mo, kundi yung kabanalan ng Panginoong Diyos na siyang lilitaw sa iyong buhay. Susunod, magkakaroon ka ng financial abundance o pagpapala, at susunod ay ang kalusugan. So kung mapapansin natin na ang pinakaugat, pinanggagalingan ng iyong grasya ay walang iba kundi ay ang pinanggagalingan ng pananampalataya walang iba ang grasya o ang pabor ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. Amen. Kaya kung papagmasdan natin ang halaman na ito, isang pananampalataya mo ay hindi nanggagaling sa iyong sarili, kundi ang pananampalataya mo ay nanggagaling sa pabor ng ating Panginoong Diyos. Ang pananampalataya mo ay nanggagaling walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Kuminsan kasi may pagkakataon na ako ay may pananampalataya. Ako ay naniniwala, may pananampalataya. Pinagmamalaki natin ang pananampalataya. Pinagmamalaki mo ang pananampalataya. Ngunit, bago mo may pagmalaki ang iyong pananampalataya, ang sabi ng Panginoong Diyos, kung mayroon mang gustong may magmalaki sa walang iba, ang walang ibang dapat ipagmalaki kundi ang ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. Kaya ang sabi dito na ang pananampalataya na hindi nakaugat sa ating Panginoong Hesukristo ay isang panatiko. Alam niyo ba ang panatiko? Pag sinabing panatiko, ito yung klase ng tao na mayroong masyadong interes. Mayroon siyang interes sa kanyang sarili. Yung kanyang sarili lamang, yung kanyang kinalaman, yung kanyang kagalingan, nakasentro sa kanyang sarili. Ito ay tinatawag nating panatiko. Mayroong matinding paniniwala kahit na wala itong dahilan. Naniniwala lamang siya, pero walang dahilan. Ngunit tayo ay nananampalataya, hindi tayo mga panatiko, tayo ay nananampalataya, tayo ay mayroong pananampalataya dahil mayroon tayong Panginoong Hesukristo. Amen? Ibig sabihin, para magkaroon ka ng pananampalataya, is kinakailangan mo munang maranasan, kinakailangan mo munang ma-experience, maramdaman ang pabor ng ating Panginoong Jesus sa iyong buhay. Kaya sabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 2, anong sabi niya? Ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inilantala ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ito ang sabi niya, ito natin ang paningin natin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya, ang ating pananampalataya ay nakasalalay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Kaya naalala ko tuloy yung tungkol sa babae na dinudugo ng 12 taon. Di ba? Naalala nyo yung dinudugo? Yung isang babae na dinudugo ng 12 taon. Sabi niya sa, excuse me ha, election kasi ngayon eh. Pero wala tayong magagawa. Ito talaga, dito talaga matatagpuan eh. Para pagkibukas sa Marcos chapter 5 verse 27 no, wala akong kuna yung mga nakakulay ko diyan ha. Marcos chapter 5 verse 27. Pag sinabing Marcos, sino bang naiisip niyo kung Marcos ha? hindi yun na. Marcos chapter 5 verse 27, sabi niya nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Nung nabalitaan ng babae na dinudugo tungkol kay Jesus, yun ang tinatawag nating pabor o grasya. Ganon din kayo na nakaupo dito, nakakarinig kayo ng balita tungkol kay Jesucristo, nakakabalita kayo kung gaano kabuti ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano nagpapagaling ng sakit ng ating Panginoong Jesucristo. Habang naririnig mo ito, habang nababasa mo sa kanyang salita, ito ang tinatawag nating pabor o grasya ng ating Panginoong Jesucristo. At nung naririnig niya ang kabutihan, kagandang loob, ang grasya, ang pabor ng ating Panginoong Jesus, anong sabi niya sa Mark, Marcos ulit? Mark na lang, Mark. Mark chapter 5 verse 28. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Nung sinabi niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako, ito ang tawag dito ay ang pananampalataya. Amen? So ibig sabihin, pabor muna, kagandang loob muna ng ating Panginoong Jesucristo, balita tungkol kay Jesus, susunod. Anong susunod? Pananampalataya. Amen? Nandiyan po ba kayo? Naintindihan nyo? Hindi niya sinabi na mahipo ko lang ang kanyang damit, ay siguro gagaling ako. Hindi niya sinabing siguro gagaling ako. Ang sabi niya, mahipo ko lang ang kanyang damit. Ano sabi niya? Gagaling ako. Yun ang tunay na pananampalataya. Hindi niya sinabing siguro. Sapagkat kung sinabi niyang siguro, ito ay mayroong pagdududa. At kapag nung nakarang linggo, pag sinabi natin pagdududa, ang ibig sabihin ng pagdududa ay ang iyong paningin ay iniiwalay mo mula sa ating Panginoong Jesucristo at inilipat mo ang iyong paningin sa mga material, sa mga tunay na nangyayari sa iyong mga kapaligiran at sa iyong trabaho, sa iyong mga negosyo at sa iyong nangyayari sa iyong kalusugan. Yun ang pagdududa. Ang sabi niya, gagaling ako. Ibig sabihin, hindi pa siya gumagaling is alam niya at naniniwala siya na gagaling ako. Ulitin ko, hindi pa siya gumagaling is alam niya at naniniwala siya na siya ay gagaling. Amen? At kapag ikaw ay naniniwala na ikaw ay gagaling, ang tawag doon ay pananampalataya. Amen? Naintindihan nyo? Ang pananampalataya, hindi pa nangyayari sa iyong buhay. Hindi mo pa natatanggap, hindi mo pa nararamdaman, ay naniniwala ka na ikaw ay gagaling, naniniwala ka na ikaw ay pagpapalain ng Panginoong Diyos, naniniwala ka na aayusin niya ang mga problema mo sa iyong buhay, yun ang pananampalataya. Amen? Kaya sabi niya sa Romans chapter 4, verse 20 to 21, hindi siya nag-alinlangan, o ibig sabihin na nag-alinlangan is nagduda sa pangako ng Diyos. Salip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri para sa Diyos. Ang tinutukoy dito ay ang si Amang Abraham. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nagduda sa pangako ng Panginoong Diyos. At nung hindi siya nagduda, siya ay nagkaroon, lumakas ang kanyang pananampalataya. Ganon din tayo, ikaw na nakaupo sa oras na ito,
Tanggalin mo ang duda sa iyong isip, sa iyong puso, at uusbong ang pananampalataya sa iyong buhay. Sinasabi sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo na kung ikaw ay maniniwala, bago mo ito maramdaman or makita, is makakakita ka ng himala. Sinong gusto makakita ng himala dito sa iyong buhay? Okay, nakita ng Panginoong Diyos, nagtaas. Nakita ng Panginoong Diyos ang inyong kamay na nagtaas. Ngayon kung gusto niyong makakita ng himala sa iyong buhay, is ito, ikaw ay maniwala? Paniwalaan mo ang pangako ng Panginoong Diyos kahit na hindi mo pa nararamdaman, kahit na hindi pong pa nakikita, at ang tawag doon ay ang pananampalataya. Yun ang sekreto nating mga Kristiyano, yun ang kaibahan nating mga tao, mga Kristiyano na wala, na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, yun ang ating kaibahan. Na mayroon tayong pananampalataya na mayroong magandang gagawin ang ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. Ngayon, tanong ko sa iyo, katulad ka din ba ng babae na dinudugo ng 12 taon? Katulad ka ba niya? Naniwala muna siya. Naniwala muna yung babae kay Hesukristo saka nakaranas siya ng kagalingan. Iba kasi is, ang gusto ng pangkaraniwang tao, ang gusto ng natural na tao, is gagaling ka muna bago ka maniwala. Hindi pananampalataya ang tawag doon. Ang tawag doon ay tagamasid. Ang tawag doon ay audience. Di ba, pag nanonood ka ng basketball, pag nakashoot yung isang player, doon ka lang papalakpak. Di ba? Yay, nakashoot siya. Pero tayo, kung mayroon kang ikaw ay number one fan ng isang artista, kung ikaw ay number one fan ng boy band, ng BTS ba ang tawag? BTS ba? BTS? BTS ba, Angelo? Brother ng BTS? Boy band yun, ha? Karim? BTS ba ang tawag ng Karim? Oh. Hindi pa kumakanta. Hindi mo pa naririnig ang kanyang boses na maganda. Kinikilig ka na. Di ba? Halos himatayin ka na. Halos maputla. Nakikita mo wala. Ganon din ang pananampalataya. Wala ka pang nararanasan. Wala ka pang nararamdaman na kagalingan sa iyong buhay. Ikaw ay kinikilig. Ikaw ay na-excite. Ikaw ay talagang tuwan-tuwa. Ikaw ay naniniwala na mayroong magandang gagawin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Yun ang pananampalataya. Ang tanong ko, ganun ka ba? Ganun ka ba? Alam kong hindi ka ganun. Amen? Amen, amen. Parang mahina. Alam kong hindi ka ganun. Amen? Amen? Amen. Kaya lagi nating tandaan ang isa sa mga motto o ang isa nating kasabihan bilang mga Kristiyano ay to believe is to see. Okay? Hindi yung to see is to believe. Makakakita muna ako ng himala bago ako maniniwala kay Jesus. Hindi pwede yun. Ikis yun, ikis. Hindi pwede yun. Tayo mga Kristiyano, maniniwala muna ako bago ako makakita ng himala. Yun ang tawag doon ay pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Kaya nga sabi niya sa Hebreo kapitulo 11 verse 1, ano sabi niya? Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ay, napakaganda. Sa English, lalong-lalo na, faith is the substance of non-existence. Hindi pa nakikita, hindi pa nangyayari. Ito ang laman, ito ang katas ng inaasahan mo sa iyong buhay. At ang tawag doon ay pananampalataya. Ang sabi niya, hindi pa nangyayari. Katiyakan na mangyayari pa lamang. Hindi pa nangyayari. Inaasahan mo pa lamang ay ikaw ay
nananalig na mangyayari ito sa iyong buhay. Yun ang tunay na pananampalataya. Amen? So, sa tuwing tayo ay nagpipray at tayo ay nag-Holy Communion, hawak-hawak mo yung tinapay at angkupan ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay maniwala, ikaw ay manampalataya na ikaw ay gagaling, ikaw ay naniniwala, ikaw ay nananampalataya na mararanasan mo ang iyong kagalingan kahit na hindi pa dumarating sa iyong katawan ang kagalingan na iyong hinihintay, na iyong inaasam. Ang tawag doon ay pananampalataya. Amen? Kaya sabi niya sa Matthew chapter 9 verse 29, ano sabi niya? Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Ang sabi niya, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin, kung ikaw ay nananampalataya, inaasam mo na ikaw ay gagaling, kahit na hindi mo pa nararanasan, kahit na hindi mo pa nararamdaman, hinihintay mo na ikaw ay gagaling, inaasahan mo na ikaw ay gagaling, ang sabi niya, mangyayari yun. Mangyayari ang ayon sa pananampalataya. Kaya si Jesus ang nagsabi dito, na kung ano ang iyong inaasahan, kung ano ang iyong ninanamnam na mangyayari sa iyong buhay, anong sabi ni Jesus? Mangyayari yun. Amen? Kaya ang sabi niya, mangyayari ang inyong ayon sa inyong pananampalataya. Ang manifestasyon o ang manifestation ng iyong kagalingan is oras lamang. Mayroon mga tao na pagka-take ng Holy Communion is ora mismo sila ay gumagaling. May mga tao rin na inaabot ng 2 linggo. Pinakamatagal is 18 months. May mga nababalitaan ako doon, 18 months na pinagaling ng ating Panginoong Diyos, inabot ng 18 months. No? So, kung tayo ay nag-Holy Communion, isipin mo na oras lamang, segundo lamang, minuto lamang ang agwat bago mo maranasan ang kagalingan na iyong inaasam sa iyong buhay. Amen? Amen. Kaya, hindi naman ako kontra sa mga doktor. Ay, teka, sa mga... Hindi kami kontra sa mga sinasabi ng mga doktor. Paano ba sabihin yun? Doktor din kasi ako. Hindi ako kontra sa sinasabi ko kasi ako bilang doktor, no? Alam nyo ba ang mga doktor ay isa sa mga tao na napakahirap maniwala sa himala sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus Kristo sa iyong buhay. Kuminsan, pag nakakita ako ng himala, pumapasok sa aking isip yung mga pinag-aralan ko noon, ay kaya ganito ang nangyari, kaya siya gumaling, is ganyan-ganyan. Mayroon pa rin pagkontra. Naranasan ko yung isang kapatid natin dito na halos 2 buwan nang naninilaw ang mata. Lumalaki ang tiyan. Asawa ni Mrs. Quiet. Naninilaw, di ba, Lorena? Ngunit 3 linggo pa lamang siyang nagtitake ng Holy Communion. Nakita ko siya gumaling, nawala yung kanyang paninilaw ng mata, lumakas ang kanyang pangangatawan. Yun ang tunay na himala ng ating Panginoong Diyos na dapat nating maranasan tulad ni Mr. Kuyawit. Ngunit, kuminsan, nananalaytay sa aking isipan yung pagiging doktor. Ha? Pag sinabi ng doktor sa iyo na wala, hindi ka nagagaling, wala ka nang gagawin, huwag mong panghawakan. Sapagkat, bakit? Sapagkat mas mataas ang sinasabi ng Panginoong Diyos kaysa sa sinasabi ng iyong doktor. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ngayon,
Sinabi na nga ng, wari, sinabi ng doktor na ganto-ganto. Ngunit sinabi ng Panginoong Diyos sa kanyang salita, ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang latay ay ikaw ay gumaling. Yun ang sabi ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng doktor ay Prokopyo. Ikaw ay may malubang sakit. Hindi ka nagagaling. May tendency na ikaw ay matataranta. Anong paniniwala? Anong pipiliin mo? Sabi ng Diyos o sabi ng doktor? No? Kung mahina-hina, kung wala kang mayamang kapahayagan, kung hindi ka nakakapagsimba, hindi ka nakakarinig ng mensahe ng Panginoong Diyos tungkol sa pabor, sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa iyong buhay, mas paniniwala mo yung sinabi ng doktor. No? Ngunit kung ikaw tuwing linggo, o kung ikaw ay naglalaba, ikaw ay nagsasaka, ikaw ay nagdadrive, piniplay mo sa YouTube yung mga mensahe tungkol sa pabor ng ating Panginoong Diyos, tungkol sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, bilang isang Kristiyano, mas paniniwalaan mo yung sinabi ng Diyos kaysa sa sinabi ng doktor. Amen? Amen. Ay paano na lang kung yung doktor is isang Kristiyano? No? Sinabi na nga ng doktor, ay kwan lang yan. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos, ikaw ay gagaling. Ay sinabi na nga ng doktor na Kristiyano, natataranta ka pa, ay malaking problema. Ang pananampalataya mo ay hindi pa masyadong nakaugat sa grasya, sa pabor ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya kuminsan, kung may mga Kristiyano na nagpapakonsulta sa akin, Dok, gagaling ba ako? Kuminsan, yung isip ko sa pagiging doktor, sasabihin ko, pasensya ka na, hindi ka nagagaling. Ay, pastor din ako. Ngunit, may pag-asa pa. Yan ang sinasabi natin eh, no? May pag-asa pa sapagkat ang ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoong Jesucristo ay parehas kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpapagaling noon, ang sigurado, nagpapagalingin ka pa rin niya. Amen? Amen. Kaya sabi niya dun sa Marcos chapter 11, verse 24, ano sabi niya? Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kung pagbubulay-bulayan natin itong salita na to, ang sabi ng Panginoong Diyos, kung ikaw ay nanalangin, pagkatapos mong manalangin, paniwalaan mo, maniwala ka na natanggap mo na iyon. Pero sasabihin ng pangkaraniwang tao, Dok, Pastor, hindi ko matanggap. Kasi hindi ko pa nararanasan yung kagalingan ko. Hindi ko pa nararamdaman yung pagpapala ng Panginoong Diyos sa aking buhay. Bakit ko paniniwalaan na natanggap ko na? Yun ang kuminsan na malaking question mark, isip sa iyong isipan. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi mo pa natatanggap, ha? Ispaniwalaan mo na. Ulitin natin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap mo na at matanggap nga ninyo iyon. So ibig sabihin, kung mayroon kang hinihiling sa iyong panalangin, ang sabi ng ating Panginoong Jesus is maniwala ka na na ito ay iyong natanggap. Amen? At ang tawag doon ay pananampalataya. Palakpakan muli natin ating Panginoong Diyos. Kaya kung ikaw ay may sakit, gusto kong malaman mo na ikaw ay pinagaling na ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay hinipo ng ating Panginoong Diyos, at alam ko na mararanasan mo, ma-experience mo ang kagalingan ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, minsan, kakausapin ko si Mr. Piawit, na mag-testimony dito. Ha? Mag-testimony siya dito sa harapan, kumukuha pa ng buwelo. Kumukuha pa ng buwelo
para marinig ninyo siya, para makita ninyo siya. At dahil sa kumpletong trabaho ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo hinihintay na gumaling ka, kundi magaling ka na. Amen? Amen. Ang sabi niya, kung ikaw ay mayroong kahilingan, paniwala mong ito ay natanggap mo na. Kaya kung ito ay ating pagbulay-bulayan, ang sinasabi ng Panginoong Diyos, sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito, is hindi mo na kinakailang hintayin na matatanggap mo. Kundi magaling, kumbaga natanggap mo na, kumbaga magaling ka na. Ngayon ang tanong dyan is, Doc, Pastor, paano ko masasabi na magaling ako? Is may nararamdaman pa rin ako masakit sa aking baywang. Ha? May kumisa, sumasakit pa rin ang aking dibdib. Ito, kung ikaw ay nakapokus sa iyong nakikita, kung ikaw ay nakapokus sa iyong nararamdaman, ang tawag doon ay karnal. Pag sinabing karnal, is ikaw ay makalaman, ikaw ay makamundo. Nakapokus ka sa iyong mga limang senses. Ano-ano ba yung mga limang senses natin dito? Paningin, pandinig, panlasa, pakiramdam, pangamoy. Yun ang tinatawag na doon ka nakapokus, at kapag doon ka nakapokus, ikaw ay tinatawag na karnal. At bilang isang Kristiyano, hindi ka magiging isang Kristiyano kung masyado kang nakapokus sa iyong limang senses. Kung ikaw ay masyadong karnal, hindi ka magiging isang matagumpay na Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, tayo dapat ay mag-focus sa espiritu, sa iyong espiritu, at hindi sa iyong five senses. Kaya sabi niya sa Romans chapter 8, verse 5 to 6, ang sabi niya, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman o yung mga five senses ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen. Amen. Ibig sabihin, kung hindi ka nakapokus sa mga five senses mo, ngunit ikaw ay nakapokus sa espiritu, sa iyong espiritu, sa espiritu ng Panginoong Diyos, sa iyong buhay, sa kanyang salita, anong sabi niya? Ito ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya kung ikaw ay mayroong tunay na pananampalataya sa iyong buhay, ihinto mo, huwag mo nang tingnan, huwag mo nang ibase ang iyong sarili sa iyong five senses. Amen? Sapagkat ang tunay na pananampalataya, ito ay espiritual, at para malaman mo, para mahipo mo ang iyong espiritu, para ikaw ay magkaroon ng pananampalataya, ay kinakailangan mong mahipo ang iyong espiritu. Ngayon ang tanong, Doc, Pastor, paano ko mahihipo ang aking espiritu? Ang tanging paraan lamang upang mahipo ang iyong espiritu ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya bilang mga Kristiyano, hinahamon ko kayo, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, kinakailangan nyo magbasa ng tungkol sa salita ng Panginoong Diyos upang ang iyong espiritu ay mabuhay, upang ang iyong espiritu ay mahipo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Tapos sabi dito, kapag ginawa mo yung pag nahipo ng Panginoong Hesukristo ang iyong espiritu, yung espiritu ng Panginoong Diyos at espiritu mo, sila ay magsasanib. Kapag sila ay nagsanib, ang espiritu ng Panginoong Diyos, siya ay magiging saksi. Oh, si Procopio, sabi ng banal na espiritu, si Procopio ay naniniwala at siya ay gagaling. Ibubulong naman niya sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ, si Procopio na nakita ko na siya ay naniniwala na siya ay gagaling. Okay, go. Ibigay mo. Kaya napakalaga na bilang mayroong pananampalataya,
is mahalaga na mahipo natin ang ating espiritu upang yung espiritu ng Panginoong Diyos ay magsanib puwersa. Amen? Amen. Ngayon, tayo ay dadako sa pangalawang point na ang pananampalataya ay tanggap ng tanggap. No? Alam nyo ba, ako'y natutuwa nung nakarang linggo, ang topic nyo is tungkol sa creation ng sila Adan at saka si Eva. At alam nyo, nung ginawa ng ating Panginoong Diyos ang mundo na ito, is kumpleto na. May hangin, ginawa ng Panginoong Diyos sila Adan at saka si Adan sa ika-anim na araw. Ay ano kaya kung ginawa si Adan sa ikalawang araw, ikatatlo, ikaapat na araw? Baka si Adan siguro lumalangoy-langoy. Baka walang oxygen na maha, hindi siya makahinga. Di ba? Kaya ginawa si Adan sa ika-anim na araw sapagkat kinumpleto muna ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga pangailangan. Hangin, pagkain, lahat-lahat na. Damit, kung sa bagay, hindi pa siya nagdadamit noon eh. Lahat kumpleto na. Kaya bilang mga Kristiyano, dahil na likha na ng Panginoong Diyos ang lahat-lahat ng ating mga pangailangan, ang tunay na pananampalataya is tanggap ka lang ng tanggap. At hindi na niya kinakailang lumikha muli. Hindi niya pwedeng, hindi na sasabihin ng Panginoong Diyos, oh, yung kinain, dahil marami nang nakain si Junjun na baboy, na baka, ako ay lilikha ulit ng panibagong baboy, baka, at saka pato, baby. Kasi ang daming kinain ni Junjun. Ganun ba ang ating Panginoong Diyos? Ang Panginoong Diyos, kahit na maraming baboy kang kinain, hindi niya na kinakailang lumikha ng panibagong baboy. Sapagkat nagkakaroon na ng panibagong baka. Nanganganak ulit na nanganganak. Kumpleto na. Kumpleto na ang iyong mga pangailangan. Yun ang tunay na pananampalataya. Kaya bilang isang, kung mayroon kang pananampalataya, hindi mo na kinakailang itong pagtrabahuan. Hindi mo na kinakailang pagpaguran bilang isang Kristiyano sapagkat ang pananampalataya ay tanggap ka lang ng tanggap. Sapagkat kung ikaw ay nagpapakapagod, kung ikaw ay nagpapakai-stress, ang pananampalataya mo ay nabubulok, ang iyong pananampalataya ay nawawalan ng epekto. Hindi ko sinasabing magpakatamad kayo. Ang sinasabi ko dito, magtrabaho ka lang, ngunit mayroon kang kapahingahan, gawin mo lang ang iyong ginagawa na iyong trabaho, pero relax ka lang, huwag kang ma-stress. Gawin mo lang, at habang ginagawa mo to, ang grasya ng Panginoong Diyos, ang pabor ng Panginoong Diyos ay dadaloy sa iyong buhay. Stop natin, tigilan na natin ang masyadong kinakailangan kong kunin to, kinakailangan kong magpakapagod dito, kinakailangan kong magpakatrabaho dito, sapagkat gusto kong makuha to. Stop natin yun, huwag ganun. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay kung nung nilikha niya ang mundong ito, is nasa sayo na lahat, ang lahat-lahat ng iyong pangangailangan. Makukuha mo lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Amen. Ang pabor ng Panginoong Diyos, ang grasya ng Panginoong Diyos, is nandyan lamang. Kalat yan. Ha? Ngunit kung mayroon kang pananampalataya, ito ay iyong matatanggap, ito ay iyong makukuha, at ito ay iyong mararanasan. Kaya sabi niya sa Romans chapter 5, verse 2, ulitin natin, sa pamamagitan ng pagsasampalata kay Jesucristo, tinatamasa natin ang kagandang loob ng Diyos. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, is matatamasa mo ang lahat-lahat ng pabor, pagpapala ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Kaya napakaganda ng pagpapala ng Panginoong Diyos is lagi nandyan dahil si Jesucristo, nung siya ay pinako sa cross ng Kalbaryo, ang sabi niya, naganap na. Ibig sabihin ng naganap na, is tapos na. Lahat, yung kinuha ko na ang iyong sakit, kinuha ko na ang iyong kahirapan, kinuha ko na ang iyong mga problema sa iyong buhay, kinuha ko na. Kaya sinabi niya, naganap na. I-unlock mo lamang ito, bubuksan mo lamang ito sa pamamagitan ng iyong pananampalataya.
Kaya kung ikaw ay nananalangin, kung ikaw ay nananalangin, hindi ibig sabihin na, kasi pag tayo nananalangin, parang pinipilipit natin ang kamay ng Panginoong Diyos. Alam mo, pinipilipit yung kamay ng Panginoong Diyos. May nananalangin dyan na parang pinipilipit yung kamay ng Panginoon. Panginoong Diyos, ibigay mo sa akin. Ari ko, ari ko, ari ko. Parang ganun eh, pinipilipit. Pag tayo ba'y nananalangin, pinipilipit ba natin ang kamay ng ating Panginoong Diyos? Hindi. Hindi mo kinakailangan pilipitin ang kamay ng Panginoong Diyos sapagkat mula nung nilikha ng Panginoong Diyos, ang langit at ang mundo is kompleto na. Kompleto na ang lahat ng mga pangailangan mo. Hindi mo na kinakailangan pilipitin. Hindi mo na kinakailangan pilitin ang ating Panginoong Diyos upang ibigay ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Ang tanging kailangan mo lamang, ikaw ay sumampalataya, ikaw ay maniwala, ikaw ay manampalataya na ibibigay ng Panginoong Diyos ang lahat-lahat ng iyong pangangailangan. Kuha ka lamang ng kuha. Kuha, 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 kuha. Ha? Hindi mo na kinakailangan pilipitin ang kamay ng Panginoong Diyos. Kaya sabi niya sa Epeso, Kapitulo 1, versikulo 3, ang sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. Ang sabi niya, pinagkalooban niya na tayong sa lahat ng espiritual, mga pagpapalang espiritual. Pero sasabihin mo sa akin, Dok, Pastor, ang tinutukoy diyan is mga espiritual, hindi tungkol sa mga pangailangan mo. Sabi niya, pagpapalang espiritual. Hindi niya tinutukoy dito yung mga pangailangan mo sa araw-araw, mga yung tungkol sa kaperahan mo, tungkol sa masaganang pamumuhay, hindi tinutukoy diyan. Ngunit kung titignan natin sa wikang Grego, ang tinutukoy diyan na pagpapalang espiritual, isa limbawa, kung kailangan mo ng kalusugan, hindi sa pamamagitan ng pagkilos mo, hindi sa pamamagitan ng pagkain ng mga, kasi kung gusto mo maging malusog, di ba? Huwag kang kakain ng mga bawal. Sabi ni Dr. National, huwag kang kakain ng mga, pag high blood ka, huwag kang kakain ng mga baboy. Dahil mataas sa kolesterol yan. Ngunit pag ikaw ay, ang sinasabi dito, pagpapalang spiritual, pag hinahanap mo ang kalusugan, hindi sa pamamagitan ng mga pagsunod kung ano yung mga bawal dito, kundi ito ay dahil sa Espiritu ng Diyos. Gusto mo maging malusog? Dahil sa Espiritu ng Diyos. Tapos kung gusto mo managana, naghahanap ka ng kasaganaan, hindi dahil sa kasipagan mo, hindi dahil sa iyong pagtsatsaga, kundi ikaw yung pagpapalain ng ating Panginoong Diyos dahil sa Espiritu ng Diyos. Amen? Hindi sa pamamagitan ng iyong kilos, hindi sa pamamagitan, tayo mga Kristiyano, ikaw ay pagpapalain ng Panginoong Diyos, makakaranas ka ng kalusugan dahil sa Espiritu ng Diyos. Sa ibang tao na hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, kung sila man ay yayaman dahil sa kanilang pagtsatsaga. Pero tayo na mga anak ng Panginoong Hesukristo, na anak ng Diyos, tayo ay mananagana, tayo ay yayaman dahil sa Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Amen? Yun ang tinutukoy dito na pagpapalang espiritual. Ang lahat ng iyong pagpapala is dahil sa Espiritu ng Diyos. Kaya sabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 3, ano sabi niya? Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Sapatos mo, pera mo na nakikita, ito ay nanggaling sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yung mga bagay na hindi nakikita? Ang Espiritu ng Diyos. Ang pera galing sa Espiritu ng Diyos. Ang sapatos galing sa Espiritu ng Diyos. Kaya kung ikaw ay mayroong pananampalataya, nauunawaan natin na ipagkakaloob ng Diyos ang iyong mga pangailangan. Nangangailangan ka ng sapatos, nangangailangan ka ng mga pangailangan mo sa iyong buhay araw-araw, pagkain, sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoong Diyos, ay ipagkakaloob ng Panginoong Diyos ang lahat-lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Ang Espiritu pala ng Diyos ay ang pananampalataya. Kaya sabi niya sa John chapter 6, verse 63, meron ka? John chapter 6, verse 63, ang sabi niya,
sa John chapter 6 verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ito sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Binibigyan ka ng Panginoong Diyos ng buhay upang ikaw ay mabuhay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Amen. Amen. Nagbibigay buhay ang Espiritu. Ngayon, bago tayo magwakas, is ang pananampalataya ay kapahingahan. Kung ikaw mayroong kapahingahan, kung mayroong kang pananampalataya, ikaw ay mayroong kapahingahan. Kaya sabi niya sa Hebrews chapter 4 verse 11, malapit na tayong magtapos. Kaya't sikapin natin makamtan ang kapahingahan iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ibig sabihin, ha? Kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon, alam nyo, ang gusto ng Panginoong Diyos, ang tanging pagpaguran lamang natin ay tayo ay magkaroon ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kapahingahan sa ating puso at isipan. Alam nyo, napakahirap na habang ikaw ay nakaupo, wala kang ginagawa, sumisigaw ang iyong utak, o ang iyong yutak, sumisigaw ang iyong isip. Dok, kumilos ka, magtrabaho ka. Ang hirap. Naranasan nyo ba yun na nagre-relax ka, nanonood ka ng iyong paborito mong TV, pinapanood sa TV, kung ano man yung mga paborito mong TV, telenovela, sa iyong bahay, ano bang tawag doon, kung ano man yun. Habang ikaw ay nagre-relax, may bumubulong sa iyong isip. Magtrabaho ka, kumilos ka. Kahit na wala kang gagawin, magtrabaho ka. Di ba? Ganun, napakahirap na magpahinga kung ang iyong utak ay sumisigaw na trabaho, trabaho, trabaho. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, kung mayroon mang tayong dapat pagtrabahuhan, ay hindi yung iyong kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay ginawa na ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tangi mo lang dapat pagtrabahuhan ay ikaw ay magkaroon ng kapahingahan na siyang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo sa Hebrews chapter 4 verse 8. Kaya sabi niya, sikapin natin makamtan. Sikapin mo na makamtan ang kapahingahan sa iyong buhay. Amen? Kaya, alam nyo, kung ikaw ay mayroong kapahingahan, ito ay nagsisimbolo na ikaw ay may pananampalataya. Hindi mo ba alam na kayang-kaya kang pagpalain ng Panginoong Diyos kahit na kunting oras lang ang iyong pagtatrabaho? Wari, halimbawa, sa isang linggo, nagtrabaho ka ng 40 oras. Ngunit dahil sa iyong pananampalataya, kahit na nagtrabaho ka lang ng 15 oras, kahit na nagtrabaho ka ng 20 oras, ay pagkaya ka pa rin niyang pagpalain ng ating Panginoong Diyos, mas higit pa sa iyong pinagtrabahuan ng 40 oras. Ang tawag doon ay pananampalataya. Amen? Yun ang gusto kong maranasan ninyo bilang aking mga kapatid sa pananampalataya, na tayo ay magkaroon ng kapahingahan, na tayo ay mag-relax, tayo ay maging komportable sa ginawang trabaho ng ating Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo, at ikaw ay magkaroon ng pananampalataya na ipagkakaloob ng Panginoong Diyos ang iyong buhay. Huwag kang masyadong mag-nervyos. Dapat bilang mga Kristiyano, kahit na bumubulong-bulong ang iyong kaaway, no, trabaho, 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 i-relax mo, huminahon ka, at ang tawag doon ay pananampalataya. Amen? Naalala ko ang isang evangelist na ang pangalan niya ay si Smith Wigglesworth. Si Smith Wigglesworth ay mayroong napangasawa na isang Salvation Army na kapanoon ng panila William Booth. Siguro mga 1850s. Nung si Wigglesmith, nung siya ay matutulog na, may daladala siyang kandila, pagpunta niya doon sa kanyang higaan, gabi na eh, nakita niya si Lizardo, nakita niya yung demonyo. Nung nakita niya si, parang demonyo yata yun ah. Nung sabi niya, nung nakita niya yung demonyo, ay ikaw pala, pinatay niya yung ilaw, binugan niya yung ilaw at siya ay natulog. Siguro kung iba-iba yun, kung nakita mo yung demonyo,
Ay, naku po, tawagin mo si Dr. National, Pastor Deborah National. Kuya Adi, tawagin mo si Pastor Deborah National. May aswang dito, may multo dito. Nininervous ka na. Manalangin na tayong lahat. Tawagin mo lahat ng membro ng Pilipinas, ng People's Church. Nininervous ka. Di ba? Ganun ang tendency tayo. Pero kung ikaw ay mayroong kapahingahan, kapag nakakita ka ng multo, ay, multo? Sige, tutulog na ako ng maimbig. Ganun ang tunay na pananampalataya. Amen? Amen. Kaya naalala ko tuloy si Raven. Nung umuwi siya sa nagbalayong, sabi niya sa, Pastok, naniniwala ako may multo nga talaga. Kaya lang, nung nandun na siya sa kwarto niya, umalis daw ang multo. Ang sabi ko sa kanya, kaya umalis ang multo sapagkat mayroong kang kapangyarihan ng Panginoong Diyos na nasa iyong buhay. Kaya natakot ang multo. Hindi ikaw matatakot sa multo. Ang multo ang matatakot sa iyo. Si Satanas ang matatakot sa iyo. Ang demonyo ang matatakot sa iyo sapagkat mayroon kang kapahingahan, sapagkat ikaw ay mayroong pananampalataya. Amen? So inuulit ko, ang tunay na pananampalataya is mangyayari pa lamang, is nakamtan mo na. Ang tunay na pananampalataya is tanggap ng tanggap, sapagkat nung nilikha ng Panginoong Diyos, ang mundo na ito is kumpleto na. At ang tunay na pananampalataya ay ikaw ay nasa kapahingahan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. So yun ang pagre-review natin tungkol sa iyong pananampalataya. Ngayon, sa pagre-review natin ng iyong pananampalataya, ganun ba ang iyong pananampalataya? Kung ganun ang iyong pananampalataya, kinukongratulate kita. Ngunit kung ang iyong pananampalataya is taliwas sa niminsahin natin sa oras na ito, is kinakailangan mo mamayang gabi, pag uwi mo sa iyong bahay, is panoorin mo ang pakinggan muli ang mensahe na ito sa Facebook account ng ating simbahan upang matutunan mo ang tunay na pananampalataya sa iyong buhay. Amen? Amen. So, I hope, alam ko, naniniwala ako, nananampalataya ako na kayo ay natuto tungkol sa pananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Hindi mo na kinakailangan pagtrabahuan pa sapagkat kumpleto na ang trabaho ang ginawa ng Panginoong Diyos sa cross ng Kalbaryo. Ang tanging mo lang gagawin ay ito ay matanggap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Hindi mo na pwedeng sabihin, may pananampalataya ako, magaling ako. Hindi ganoon. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa iyo, kundi ang pananampalataya ay tungkol kay Jesus Christ, sapagkat ang ating pananampalataya ay nakatungtong kay Hesukristo. Ang pananampalataya ay hindi nakatungtong sa iyong kagalingan. Ang iyong pananampalataya hindi sa dahil sa ikaw ay doktor, dahil ikaw ay mayaman, hindi. Ang pananampalataya ay nakatungtong kay Hesukristo at 'yun ang tinatawag nating pananampalataya. Huwag nating ipagyabang na malakas ang aking pananampalataya, hindi ganoon. Ang ipagyabang natin ay ang kabutihan, ang pabor ng ating Panginoong Diyos. At kapag pinagyabang mo ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa iyong buhay, ang tao ay at palataya. Amen? Amen. At